Magandang umaga mga bata. Ako'y nagagalak na makakasama ko kayo sa ating talakayan ngayong umaga. Oras na muli upang madagdagan ang inyong kaalaman sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 4. Ako nga pala si Sir Raynan G. Ventinilla mula sa Malinta Elementary School, Pinalagat Annex, ang inyong magiging guro sa umagang ito. Halina't umpisahan na natin ang ating aralin. Handa na ba kayo mga bata? Kung kayo ay handa na, pindutin ang like button. Bago natin umpisahan ang ating aralin, ay mayroon muna akong ilang mga paalala sa inyo. Una, isulat sa comment box ang salitang present, inyong pangalan, at ang inyong paaralan. Ikalawa, gamitin ng tama ang mga reaction buttons at comment box sa pagsagot sa mga pagsasanay. Ikatlo, makinig na mabuti upang maunawaan ng lubos ang aralin. At ikaapat, maging magalang at maingat sa pagbibigay ng sagot sa comment box. Ngayon naman ay mag-attendance tayo. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para i-type ang salitang present, inyong pangalan, at inyong paaralan. Maaari na ninyong umpisahan mga bata. Ang ating aralin ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na kapagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon, na panonood na programang pantelebisyon, na babasa sa internet at mga social networking sites. Ngayon naman mga bata ay sagutan natin ang pagsasanay na subukan natin para sa panuto. I-click ang masayang muka kung tama ang sinasabi ng pahayag at malungkot na mukha naman kung mali. Sa bawat bilang ay mayroon kayong 10 segundo upang sagutan ito. Unang bilang. Sinusuri ng mabuti ang mga binabasang pahayag sa internet. At ang tamang sagot ay masayang muka, magaling mga bata. Ikalawang bilang. Sinisiguradong ang impormasyon ay nagmula sa mapagkakatiwalaang website.
At ang tamang sagot ay, masayang mukha, magaling mga bata. Ikatlong bilang, mahalagang siguraduhin ang binabasa mong artikulo ay nagmula sa mapagkakatiwalaang source. At ang tamang sagot ay, masayang mukha, magaling mga bata. Ikaapat na bilang, maniwala sa mga haka-haka. At ang tamang sagot ay, malungkot na mukha, magaling mga bata. Ikalimang bilang, huwag magpalinlang sa fake news. At ang tamang sagot ay, masayang mukha, magaling mga bata, binabati ko kayo. At para naman sa ating balik-aral, para sa panuto, gamit ang comment box, i-type ang letrang T kung tama ang sinasabi ng pahayag. At letrang M naman kung hindi. Mayroon kayong 10 segundo upang sagutan ang bawat bilang. Handa na ba kayo mga bata? Unang bilang. Mahalagang magsabi tayo ng katotohanan sa lahat ng oras. At ang tamang sagot ay, letrang T, magaling mga bata. Ikalawang bilang. Ang mga batang matapat ay pinagpapala ng Diyos. At ang tamang sagot ay, letrang T, magaling mga bata. Ikatlong bilang. Naputol ni Ben ang hanger. Itinago niya ito at hindi sinabi sa kanyang nanay ang nangyari. At ang tamang sagot ay, letrang M, magaling mga bata, ikaapat na bilang. Nabasag ni Toto ang baso at agad niya itong sinabi sa kanyang nanay. At ang tamang sagot ay, letrang T, magaling mga bata. Ikalimang bilang. Mahilig magsinungaling ang batang si Bimbo. At ang tamang sagot ay, letrang M. Magaling mga bata, binabati ko kayo. Ang aralin natin ngayong umaga ay mula sa Unit 1 at Aralin 7 ng inyong module. Ito ay ang mga nababasa sa internet at mga ibang social networking sites. Kaya't pagkatapos ng ating aralin, ay inaasahan ko na malilinang sa inyo ang pagninilay sa mga impormasyong nakakalap bago ito paniwalaan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, sila ay mga bata at sila ay magkakaibigan. Nitong pandemya ay hindi na natin kadalasang nakikita at nakakausap ang ating mga kaibigan. Ngayong umaga ay may babasahin tayo na usapin ang dalawang magkaibigan. Sino-sino kaya ang magkaibigan? At ano kaya ang kanilang pinag-uusapan? Ito ang usapan ng magkaibigan. Pakinggan ninyong mabuti.
Ako si Yong. At ako naman si Jimin. Jimin, alam mo ba na maaari nang lumabas ng bahay ang mga kabataan ngayon? Talaga? Paano mo naman ito nalaman? Nabasa ko ito sa Facebook post ni Aling Lovely. Ayon sa kanya, lahat ng kabataan ay maaari nang lumabas ng bahay. Naku, Yong! Huwag ka basta maniniwala sa lahat na nababasa mo sa social media. Maraming fake news ang kumakalat ngayon. Paano mo naman nalaman na hindi totoo ang post ni Aling Lovely? Malalaman mong totoo ang isang balita kung ito ay may ebidensya, pinag-aralan ng eksperto o nagmula sa mapagkakatiwala ang source. Salamat! Pasensya ka na. Susunod, bago ako magbalita, aalamin ko muna at sisiguraduhin kung totoo ang pahayag. Naunawaan ninyo ba ang usapin na magkaibigang bata? Ngayon naman, suriin natin at pag-isipan ang nilalaman ng kwentong inyong narinig. Mayroon akong mga inhandang katanungan para sa inyo. I-type lang sa comment box ang inyong mga sagot sa tanong. Handa na ba kayo mga bata? Umpisahan na natin. Unang tanong. Tungkol saan ang usapan ng dalawang magkaibigan? Ano ang inyong sagot? Tama! Ang usapan ng magkaibigan na si Yong at Jimin ay tungkol sa Facebook post ni Aling Lovely na maaari na raw lumabas ng bahay ang mga kabataan. Ikalawang tanong. Tama bang hindi agad maniwala si Jimin sa kaibigan? Ano ang inyong sagot? Tama, dahil kailangan muna alamin ang balita kung ito ba ay may katotohanan o wala. Ikatlong tanong. Paano malalaman kung totoo ang isang balita? Ano ang inyong sagot? Malalaman natin kung totoo ang balita kung ito ay may ebidensya, pinag-aralan ng eksperto o nagmula sa mapagkakatiwala ang source. Ika-apat na tanong. Ano ang kahulugan ng fake news? Ano ang inyong sagot? Ang fake news ay balitang nagmula sa hindi mapagkakatiwala ang source ng balita. Ito ay walang basehan at hindi totoo. Ikalimang tanong. Mahalaga bang alamin natin ang katotohanan? Bakit? Ano ang inyong sagot? Oo, ito ay mahalaga dahil ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng tamang impormasyon. Magaling mga bata, binabati ko kayo. Ano man ang maririnig natin sa radyo, mababasa sa dyaryo, mapapanood sa telebisyon, o mababasa at mapapanood sa internet at social networking sites, ay alamin muna natin ang katotohanan bago ito paniwalaan. Sagutan naman natin ang pagsasanay ng pagyamanin. Para sa panuto, unawain ang bawat sitwasyon. I-type sa comment box ang salitang katotohanan kung totoo ang sinasabi ng pahayag at fake news naman kung hindi totoo. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo sa bawat bilang. Unang bilang. Nabasa ni Katrina sa Facebook ng kanyang kapitbahay na ang bakuna sa COVID-19 ay hindi
epektibo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay fake news. Ikalawang bilang. Napanood ng tatay ni Carlos sa GMA News TV na mayroon na daw bakuna para sa kabataan. Ito ay ayon sa DOH Secretary. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay katotohanan. Magaling mga bata. Ikatlong bilang. Ayon sa DepEd, hindi pa daw maaaring magkaroon ng face-to-face classes hanggat walang bakuna ang lahat. Ano ang tamang sagot? At ang tamang sagot ay katotohanan. Magaling mga bata. Ikaapat na bilang. Ipinarating ni Aling Pasing sa taong bayan na magkakaroon ng libreng bakuna ang lahat ng kanilang barangay. Ito ay ayon sa kanilang punong barangay at ito ay sagot ng pamahalaan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay katotohanan. Ikalimang bilang. Ayon kay Kevin, lahat ng kabataan sa kanilang barangay ay pwede nang maglaro sa labas, sabi ng kanyang ama at ina. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay fake news. Great job mga bata! Ang husay ninyo sa pagsagot ng ating pagsasanay. Binabati ko kayo. Maaari niyo bang sabihin sa inyong sarili, ang galing-galing ko? Kayo nga mga bata? Magaling! Para sa pagbubuod ng ating aralin, palagi po sana nating isaisip at isagawa na ang media ay mayroong mahalagang ginagampan ng papel sa lipunan, lalo na sa modernong panahon. Ang mga ito ay ginagamit para makapagbahagi ng impormasyong pang-edukasyon, panglibangan, serbisyo at komunikasyon. Ngunit hindi sapat na mayroon kang nakuhang impormasyon mula sa diaryo, radyo, telebisyon at internet. May mga balitang hindi totoo o dapat paniwalaan. Huwag din agad sasang-ayon sa mga nakikita sa social media o nababasa sa pahayagan. Maging mapanuri at matalino sa pagpili ng mga balita o impormasyon na inyong paniniwalaan. Sagutan naman natin ang pagsasanay ng ating aralin, isagawa natin. Para sa panuto, gamit ang emojis, i-click ang masayang muka kung ang pahayag ay nagsasabi ng katotohanan at malungkot naman ang muka kung hindi. Muli, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutan ang bawat bilang. Unang bilang. Ayon sa balitang nasagap ni Aling Cynthia, magkakaroon daw ng lindol bukas. Ano ang tamang sagot? At ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Magaling mga bata. Ikalawang bilang. Batay sa datos ng PAGASA, magkakaroon ng low pressure area bukas ng hapon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay masayang muka.
ikatlong bilang, ibinalita sa GMA News TV ang buong sona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang tamang sagot? Magaling, ang tamang sagot ay masayang mukha. Ika-apat na bilang. Sa isang Facebook post ng isang netizen, nakasaad na maaari na daw lumabas ang mga bata. Ano ang tamang sagot? Magaling, ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ikalimang bilang. Sabi ng aming kapitbahay, magkakaroon daw ng snow sa Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Magaling, ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ang uhusay ninyo mga bata, binabati ko kayo. Ako'y nagagalak na makita ko kayong masiglang nakikilahok sa ating aralin. Para sa ating panghuling pagsasanay, sagutan natin ang pagtataya. Para sa panuto, gamit ang comment box, sagutan ng check kung tama ang pahayag. At X naman kung mali. Muli, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutan ng bawat bilang. Unang bilang, suriin na mabuti ang programang pinapanood. Ano ang tamang sagot? Magaling, ang tamang sagot ay check. Ikalawang bilang. Magnilay tungkol sa mga nabasa, napapanood, o napapakinggan. Ano ang tamang sagot? Magaling, ang tamang sagot ay check. Ikatlong bilang, iwasan ang paniniwala sa fake news. Ano ang tamang sagot? Magaling, ang tamang sagot ay check. Ika-apat na bilang, lahat na nababasa sa internet ay peke. Ano ang tamang sagot? Magaling, ang tamang sagot ay X. Ikalimang bilang. Maniwala basta-basta sa napapanood sa telebisyon. Ano ang tamang sagot? Magaling, ang tamang sagot ay X. Lagi nating tandaan na mahalaga na mula sa pagkakatiwala ang source, ang pagkukunan ng balita o impormasyon dahil makakatiyak ka na ito ay may katotohanan dahil ang batang Balinswelano na tulad ninyo ay marunong mag-isip, magnilay sa makatotohanan at responsabling gumagamit ng social media. Sa pagwawakas ng ating aralin ngayong umaga ay mayroon kayong takdang aralin. Gawin ang karagdagang gawain sa pahina 39, aralin 7 ng inyong ESP 4 module. Isa na namang dagdag kaalaman
ang natutunan ninyo ngayong umaga sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 4. Maraming salamat sa inyong pakikilahok sa ating talakayan. Ako nga pala muli si Serena G. Ventimiglia mula sa Malinta Elementary School, Pinalagat Annex. Magkita tayo muli sa susunod na aralin. Paalam!